Magandang bati po sa lahat. Ako nga pala si Teacher Bong, mga kaguro, kaplan tito at kaplan tita. And I welcome you to our new Weekend Plant Vlog episode. Sa nakaraang episode ay nasaksihan ninyo ang paghihiwa-hiwalay natin sa ating variegated na Boston Fern at tinanim natin itong muli. Experimental episode po yun kasi dalawang klase ng potting mix ang ginamit natin. Sa ngayon ay puntahan natin ang ating variegated na Boston Fern at silayan natin siyang muli sa loob ng aking maliit at sira na greenhouse. And ito na sila. Okay. Ayan. One. Two. Inulan kagabi kaya parang masaya sila ngayon. Three. Four. Five. And the other one. Ito. Ito po yung pot na maraming cocoa husk, cocoa coir. Sa araw na ito ay mag-graft tayo ng yellow gymnocalycium. Sa mga guro dyan na plantita at plantito, alam kong weekend lang din ninyo maaalagaang mabuti ang mga tanim ninyo. Bago natin sisimulan ang ating grafting session, inaniyahan ko po kayong mag-subscribe sa aking channel at pindutin na rin ninyo ang notification bell para updated kayo every time na mag-upload tayo ng bagong video. Konting trivia muna tayo. Alam niyo ba, ang Gymnocalycium mihanovici is a species of cactus from South America. The most popular cultivars are varied mutants which completely lack chlorophyll, exposing the red, orange or yellow pigmentation. Kaya pala ang daming color niya, variegated, ang daming klase-klaseng color niya. These mutant strains are often grafted onto the Hylocereus cactus or the Scion, and combined plant is called the moon cactus. Moon cacti are commonly grown as house plants and are also known as ruby ball, red cap, red hibutan or hibutan cacti. So ito palang Gymnocalycium mihanovici are also known as moon cactus, commonly known as moon cactus here in the Philippines. And as of now, ang dami nilang klase. And I have three classes of them, yellow, mayroong pink, at saka yung assorted color in a Gymnocalycium. And most of these ay ginagraft kasi madali silang lumaki pag ginagraft sila. And most of the rootstock are used yung mga dragon fruits. So sisimulan na natin. Ito po yung gagamitin nating rootstock. Ang rootstock na ito ay dragon fruit, and this is my moon cactus color yellow. Yellow yung kulay niya. And kukuha tayo na dito ng isa, and meron akong ginagamit nitong pamputol ng rootstock, and I have here sinulid. So let's start now. Unahin ko muna dito yung ang ating rootstock. Tapos ito, putulin natin ito dito sa. Okay. Tapos kukuha tayo dito ng Scion. Itong medyo malaki. Tapos we'll cut. Before I am using nako, parang nasayang siya. Before yung gamit ko ay scotch tape.
Okay, ayan na. Ilagay natin dito sa taas. And we will start now. Dapat medyo mahigpit yung pagkakatali. Okay. So, eto na. Tapos na tayo sa ating grafting session. We will set this aside. Sa susunod na episode ay magmamarkot na naman tayo. I have here parang nabunsay ko na siya, ito. Hindi ko lang alam yung pangalan niya ng ID ng plants. Pero ang maganda po dito, maganda siya pang bonsai. And matagal na ito sa akin. And ang ganda po nito kasi namumulaklak po siya, yung maliliit na mga bulaklak. Ganyan. Ayan. And mayroon pa ditong bulaklak. May namarkot na ako dito previously. Dalawa sila. And ang isa na buhay. Kaya gusto ko pa rin magmamarkot dito. Ito na yung pinagmarkotan ko previously. Isa. And hindi ko naman... dito yung isa. Ayan. Ito siya. So, mamarkotin ko ito. Magmamarkot tayo dito. I think tatlo yung mamamarkot natin dito. Isa, dalawa, at ito yung pangatlo para mapapro na naman siya. So abangan nyo yan sa susunod na nating episode. Kung nagugustuhan po ninyo ang episode na ito at sa palagay nyo ay nakapagbibigay kaalaman tungkol sa mga tanim, pakilike at share na rin mga kaguro, kaplantito at kaplantita. Ulitin ko, maligayang bati sa lahat. Ito po si Teacher Bong nagsasabing maraming maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayong muli sa susunod na episode. Bye-bye!